Okay, mga W, mga bayan, welcome po sa aking channel. Ang pag-aaralan natin ngayon, basic lang. Ang topic natin ngayon, basic lang din. Paano nga ba mag-start ng bottle business? Ayan. Ulitin ko ulit. Paano nga ba mag-start ng bottle business? Kagaya sa akin. May basic lang yan, mga kag-W, mga bayan. Ginawa ko na lang siyang basic para maintindihan nating maigi. Step 1 tsaka step 2 lang dapat nyong malaman para sa aking karanasan. At may masabi ko na rin sa inyo, magkaroon na kayo ng idea at tips sa ganitong pagbabattle business. Yan. Simulan na natin. Step 1, yan, ang dapat nyong malaman sa pagbabattle business. Step 1. Ano ang mix wholesaler to distributor? Yan, ulitin ko ulit. Ano ang mix wholesaler to distributor? Yan ang tatalakayin natin. Ang mix wholesaler to distributor, kumpleto ang product. Wholesale siya. Pag sinabing wholesale, bultuhan. Hindi pwedeng per bottle lang. Ayan. Ang mix wholesaler to distributor. Saan nga ba siya kumukuha ng product? Siyempre, sa distributor. Bago ko talakayan ang distributor, dito muna tayo sa mix wholesaler, mga kak-W, mga bayan. Ang mix wholesaler to distributor, o sabihin na natin mix wholesaler, kompleto. Kompleto lahat ng product niya. Yan ang mix wholesaler. Saan nga ba siya kumukuha ng product? Sa distributor. Kaya sinabi kong mix wholesaler to distributor. Yung less, depende yan sa distributor kung magkano ang ipapataw niyang, ibabawas niyang less per product nyo. Yan ang mix wholesaler to distributor. Yan ang dapat nyong malaman. Ulitin ko ulit, mix wholesaler to distributor. Yan. Dumako tayo sa mix wholesaler to direct. Yan, medyo iba ang kanina kumpara ngayon. Yung kanina, mix wholesaler to distributor. Ngayon naman, mix wholesaler to direct. Ayan. Ano nga ba ang mix wholesaler to direct? Gaya ng sinabi ko kanina, kumpleto ang product. Wholesale din siya. Pag sinabing mix wholesaler to direct, direct siya sa planta. Ayan. Ang pagkakaiba ng dalawang yon. Direct siya sa planta. Mas mataas ang bigay ng planta kaysa distributor. Diyan magkakaalaman ang bigayan kung mas mataas ang direct kumpara sa distributor. Mas mataas ang bigayan. Yan ang pagkakaiba ng dalawang yon. Yan, sana basic lang to. Sana naintindihan nyo mahigay, mga W, mga bayan. Dumako tayo sa distributor. Ano nga ba ang distributor? Simpleng paliwanag lang yan. Simpleng paliwanag. Madali lang yan, distributor. Malaki ang puhunan. Malaki ang puhunan niya. Kasi hawak niya ang mga wholesaler na kagaya sa akin. Direct din yan sa planta. Malaki ang kita. Dahil nga hawak niya ang wholesaler, mga grocery, mga ganon. Yan. Yan ang distributor. Pero malaki ang puhunan para diyan, para maging distributor ka. Naka full discount ang mga yan kasi direct yan sa planta. Naka full discount, mataas ang less kasi direct sila. Yan ang pagiging distributor. Simple lang, mga kag-W, mga bayan. Dumako tayo sa susunod na topic. Ano nga ba ang exclusive? Exclusive.
Madali lang din ipaintindihan. Iisang product lang ang hawak niya. Kung Coke product lang, lahat ng klase ng Coke product hawak niya. Hindi pwedeng paghaluan yan. Hindi pwedeng maging mix. Wholesaler yan. Kaya nga tinawag nating exclusive. Yan. Ang pagiging exclusive, hindi naman kailangan malaki ang puhunan dyan. Hindi naman kailangan malaki ang pera mo para maging exclusive ka. Take note lang din, naka-full discount din yan, pero iisang product lang, hindi pwedeng paghalo-haloin. Kung Coke, Coke lang. Kung Pepsi, Pepsi lang. Yan ang apat na pagpipilian nyo, mga KW, mga bayan. Ulitin ko ulit kung ano ang dapat nyong puntahan, kayo na mag-decide. Mix wholesaler to distributor. Pangalawa, mix wholesaler to direct. Pangatlo, distributor. Yan. At pangapat, exclusive. Yang apat na yan, mamili na kayo kung saan ang gusto nyo. Dumako na tayo sa step 2. Yan, mga ka-OFW, mga bayan. Basic lang to para maipaintindi ko ng maayos sa inyo. Step 2. Ito yung huling topic natin. Step 2. Papers o permit. Yan. Dumako tayo sa legal o mga permit. Pumunta tayo sa una na sinabi ko kanina. Mix wholesaler to distributor. Ayan. Ang kainaman lang sa mix supplier, mix wholesaler to distributor ay kahit barangay permit lang, pwede na 'yon. Ino-honor na nila 'yan. Hindi sila gaanong mahigpit kasi nga doon siya sa distributor kumukuha. Barangay permit, kahit nahuhuli na 'yung business permit, okay lang. Walang problema 'yan kahit ilang buwan pa magdaan 'yan, kahit isang taon pa. Walang problema yan. Barangay permit, okay na yun. Yan ang kainaman sa mix wholesaler to distributor. Hindi sila maigpit. Numako tayo sa pangalawang topic. Mix supplier to direct. Yan. Ano ang pagkakaiba? Para makadirect ka, para maging mix supplier, mix wholesaler ka, mix wholesaler to direct ka, para makadirect ka sa kanila, kailangan mo ng... Kung wala kang BIR, kung wala kang DTI, ang kailangan mo, kung wala ka sa dalawang yon, kailangan mo ng TIN ID at saka business permit. Yan, ang direct. Mix wholesaler to direct. Yan ang pagkakaiba. Take note lang din, mas mataas ang bigay ng direct kumpara sa distributor. Yan. Dumako tayo sa distributor, pangatlo. Ang pagiging distributor, need mo talaga ng BIR, need mo ng DTI, need mo ng business permit para maging distributor ka sa lugar nyo. Malaki ang kita, pero malaki rin ang puhunan. Yan ang pagiging distributor. Dumako tayo sa panghuling topic natin, exclusive. Ano-ano nga ba, ano ba ang tawag sa exclusive? Simple lang sagot din yan. Ang pagiging exclusive, mga KW, mga kabayan, kailangan mo rin talaga ng DTI at saka BIR at saka business permit. Pero ang pagiging exclusive, take note lang din ulit, naka-full discount ang mga yan, malaki ang pasa sa kanila kasi exclusive sila. Pero iisang product ang kailangan mong hawakan. Yan ang apat na gusto kong ibahagi sa inyo. Simple lang, mga KW, mga bayan. Simple lang intindihin. I-recall ko lang. Nung sinabi ko kanina ang step 1, i-recall ko lang sa inyo para mabalikan natin. Mix wholesaler to distributor. Depende sa distributor kung magkano ang less na ibibigay sa'yo. Mix wholesaler to direct. Mas malaki ang bigay nila kasi planta ka, direct ka sa planta kumpara sa distributor. Ang distributor naman, malaki ang puhunan. Hawak niya mga grocery at mga wholesaler na kagaya sa akin.
Ayan. Ang exclusive naman, iisang product ang hawak niya, hindi pwedeng mix wholesaler siya, bawal 'yon. Kasi ang tawag sa kanila mga exclusive. Full discount din ang mga 'yan kasi nga exclusive sila, pero may disadvantage at advantage ang mga 'yan. Hindi ko natatalakayin. Kung gusto niyo pa malaman yung mga paraan ng pagbabattle business, nandun po sa description ko sa baba. Yan, panoorin nyo na lang. Papakita ko sa inyo pag na-upload ko na to. Yan, ang gusto kong sabihin sa inyo. Yung step to na sinabi ko na rin, ang mix wholesaler to distributor, kahit barangay permit lang, pinapayagan na yan. Ang mix wholesaler to direct, kailangan mo talaga ng, kung wala kang BIR, wala kang DTI, TIN ID, saka business permit lang. Yan, pangatlo, ang distributor. Ang distributor, kailangan mo talaga ng BIR yan, DTI, business permit. Kasi malaki ang puhunan yan. Yan, kailangan mo talaga yan, masisita ka yan, hindi ka magiging distributor yan pag walang mga permit na yan. Napaka-importante. Yan, mga FW, mga bayan. Dumako tayo sa panghuli, nire-recall ko lang. Exclusive. Ang pagiging exclusive, kailangan mo rin talaga ng BIR, DTI, tsaka business permit. Take note ulit, full discount ang mga yan. Mayroong mga incentive ang mga yan. Idadagdag ko na lang din para sa kaalaman nyo na lang din. May mga exclusive, may mga incentive ang mga yan. May mga promo. Yan, ang pinaka-basic na dapat nyong alamin sa pagiging magkaroon ng ganitong battle business. Basic lang siya, mga FW, mga bayan. Gusto ko lang i-share. At kung gusto nyo pang malaman ng mga iba't ibang paraan ng pagbabattle business, dun po sa baba, nandun po yung description ko. Papakita ko na sa inyo. Ibibigay ko yung link. Pakiclick nyo na lang. At sa mga kasama ko nakapag-start na, alam nyo na rin to sa malamang. Sa mga natulungan ko na, alam nyo na rin, step by step na, alam nyo na rin yan. Sa mga kasama ko, good luck sa inyo, mga kasama. At sa mga hindi pa nakakapanood ng videos na to, basic lang, madali lang intindihin, mga ka-FW, mga bayan, at soon, sana magkaroon kayo ng magandang idea. Gusto ko lang, binabahagi ko lang to sa inyo para gusto ko magkaroon kayo lang ng basic lang nakaalaman sa ganitong pagbabattle business. At kunting dagdag na lang din, napaka-inam na business na ito. Hindi ka magsisisi pag nakapagsimula ka na. Sa simula mahirap talaga, alam na naman natin yon. Sa simula mahirap, pero pag nakapag-start ka na, lumawak na yung business mo, nadagdagan mo na ng kung ano-anong mga product na ibinibinta mo. Yan ang mga technique niyan. Dapat dinadagdagan ang mga product nyo para pag humina yung isa, may susupport sa pangalawa. Ganyan lang. Hindi tayo dapat mag-stick to one sa isang negosyo lang. Kailangan kanya-kanyang taktika lang yan, mga ka-FW, mga bayan. Halu-haluan nyo ng ibang panghatak ng tao, panghatak ng customer. Yan ang paraan ng pagninegosyo. Kung gusto nyo talaga kumita ng pera, gustong-gusto nyo talaga, gaya ng sinabi, kung gusto nyo talaga yumaman, maghirap muna kayo. Kung gusto nyo na magkaroon ng magandang negosyo, maghirap kayo. Yan lang ang susi at paraan ng pagninegosyo. Easy lang sabihin, pero mahirap gawin. Yan, mga ka-FW, mga bayan. Kung mayroon kang ganong kalidad na kaya mong maghirap, kaya mong mahawakan yung negosyo mo, pwedeng-pwede ka sa kategorang ganon. Yayaman ka. Pag kaya mong maghirap ng todo para sa kinabukasan ng pamilya mo, yayaman ka, mga ka-FW, mga bayan. At once again, salamat po ng marami. Sa mga hindi pa nakapanood, paki-subscribe po at paki-like sa channel ko. At para malaman nyo kung sa mga hindi alam kung saan pupuntahan yung mga sales office na dapat nyong puntahan sa lugar nyo, nandun po sa mga videos ko. Nandun po mga title niya, mga caption niya. Malalaman nyo kung saan lugar kayo pwedeng puntahan, kung saan malapit na lugar kayo pwedeng mag-inquire sa mga sales office na sinabi ko.
Nandun po sa mga videos ko, paki-browse na lang po mga FW, mga bayan, at sana maging matagumpay yung ganyang negosyo nyo. At sana makahanap kayo ng mga ente nyo, sana makahanap kayo ng mga sales office dyan sa lugar nyo. Good luck po! At kayang-kaya nyo po yan, mabuhay kayo, kayang-kaya nyo yan mga FW, mga kababayan.